sa Hiroshima po ako. Pangalawang share ko na po ito dito sa punto por punto. Based ng sa sacramental, yung pumunta si Father Darwin sa Davao Turil, kasi taga Davao po kami panabo. Yung mama ko kasi kinukulit ko na pumunta ka kasi yung kasi akit ako dito online mass, online healing, online blessing, effective na effective sa akin, much more pa in on front ni Father Darwin na blessing. Kasi ako naoperahan na po ako sa aking mayuma, dalawa po natanggal sa akin, tapos may polyp po ako. Then after 3 months, may tumubo na naman panibago ng mayuma. Depressed na depressed. Tapos mga ilang weeks po or month ata na ko po yung online mass ni Father Darwin na 1 year ago na po yun. Pero nag-try ako na nag-blessing ng sacramental din na water. Water muna yun. Una, wala akong rock salt, wala po akong olive oil. Water lang muna yon nag-umpisa. So may effect po sa akin kahit na 1 year na yon. Pero nang tinay ko siya sa olive oil at saka rock salt, parang wala po siya. Sa water lang siya. Nag-react sa akin na yung spiritual ko medyo may boom na talagang may nawala na sakit sa katawan ko, sa puson ko. Tapos nung nag-search ko, hinahanap ko talaga na gustong-gusto kong makapasok na si Bro Wendell Talibong. Nag-mention siya ng name ni Sis Helda na ganito i-contact mo sa Facebook. Doon din ako nag-umpisa. Doon din po ako nakapasok sa Zoom. Then naka-start na rin, naka-attest na rin ako sa live ng mass ni Father Darwin. Nang nakuha ko na po, na-receive ko na po yung mga sacramental, iuulit ko lang po ito ngayon ha. Nagulat ako kasi, nung nagpa-check up ako ulit sa doktor ko sa Mayuma, nagulat yung doktor ko, anong ginamot mo sa Mayuma, ba't nawala? Sabi niya, wala kang gamot, wala ka rin, hindi ako nagtitake ng piniliver. Hindi maganda kasi yun eh. Anong gamot mo? Tumawa siya, sabi ko, baka naman nagjo-joke ka lang para hindi ako ma-stress, sabi niya. Sige, bumalik ka next month pagkatapos ng menstruation mo, i-check natin ulit. Bumalik na naman kami, ganun pa rin yung reaction ng doktor ko kasi may papasok yan sa loob ng video titignan. Talagang nakikita ko rin na wala rin siya. So, yun lang talaga, ulit-ulit na iniinom kong tubig na holy water, exercise holy water, holy exercise oil. Umiinom ako, tapos naano ko siya sa katawan ko. Anong tawag dun sa Tagalog? Yung nahaplas, tawag dun. Pinapahid. Pinapahid po. Oh, pinapahid ko siya buong katawan ko. Yun lang every day, every night. Pumupunta ko sa break time ko. Nagpapahid po ako ng oil. Na nagulat lang talaga ako na clear talaga. Wala. Nawala nga siya po. Sabi sa... And the time... Kasi iba-iba yung malaking kumpanya namin dito. Iba-ibang lahi. Iba-iba ang Peru, Brazil, Indonesia, Pilipino, iba-iba, Yung pinaka-worst sa akin na lahi na ayaw ko kasi bakit natatamaan yung spiritual ko sa klaseng lahi? Hindi naman po sa nilalahat ko. Pag every time na mga Indonesian na Islam, pag once na nakasalubong ko sila, nakakausap ko sila, parang nahihina yung spiritual ko. Yung asama ng pakiramdam ko na okay na okay pa naman ako kanina. Bakit ganito? Nalulupay-pay talaga ako. Talagang tumatakbo ako sa toilet. Doon ako gusto kong ilabas na sa bunga ko. Pero nakalimutan ko bakit ko may sacrament
naman pala akong blessing. Bakit ko siya favorite na nakakalimutan? So, nirepeat ko parating sinasabi ni Bro Wendell na magdala ka ng rock salt. Magdala kayo ng rock salt. So, tinay ko siya, pinasok ko siya sa bulsa ko. Wala akong nilagay na kahit plastic. Basta nilagay ko lang siya sa bulsa ko sa uniform. Yun nga, pag andyan na naman sila, hinihipo, kunwari may pinapaano yung sa likod mo, pinipikpik na yung likod mo, halimbawa na may sinasabi sila, at pagkatapos nun, nalulupo-paypay na naman ako. So, naisip ko na, alala ko yung rock salt. Kumain ako, dumukot ako, kahit isang piraso lang kasi malalaki siya eh. Tapos, mga seconds lang po, siguro 3 seconds lang siguro, nag-burp ako. 3 beses akong nag-burp. Nagbigla akong, para akong in-injection ng pangpalakas na katawan. Wala, effective nga, sabi ko, wala, effective nga. May effect nga talaga yung rock salt, no? Sabi, sa isip ko. Tapos yung ulit na naman, may inaano sila sa akin. So, kampante na ako, hindi naman ako nag-focus lang sa mental. Siyempre, nagpe-pray protection din po ako. Tsaka gabi-gabi po kami sa aking pamilya na nagro-rosary. Prayer protection, rosary, every night po yan. Walang paltos. Tapos, nung pumunta po nga pala si Father Darwin sa Turil, pumunta din yung mama ko. Yung mama ko, active po yung rayuma niya sa tuhod na walang gamot. Kahit anong gamot niya, wala, hindi mag-ano, tawag nito, walang gamot sa tuhod niya kasi bigla na lang siyang mapapaluhod. Kahit saan siya, bigla siyang mapapaluhod sa sobrang sakit. Sabi ko, ma, pumunta ka kasi malay mo kung ako nga dito, online blessing lang, how much pa nasa harap ka ni Father Darwin na nag-blessing siya sa sacrament. May effect niyan, ma. Pumunta nga siya po. Yun, sabi niya. Ma, mag-blessing ka mo. Mag-ano ka rin, ma, sa bahay. Ganito, ganun. Mag-lagay ka rin ng asin. Mag-spray ka ng holy water. Tapos yung oil. Then uminom ka. Tapos mag-ano ka sa katawan niyo ni Papa. Yun nga, ginawa ni Mama. Naglagay nga siya sa tuhod niya. Nagulat siya. Seconds lang daw. Siguro, sabi niya, para siyang magic. Para siyang magic na biglang nawala. Hindi ko alam nasaan na yung, sinabi nga niya, nasa kanya, nasaan na yung sakit sa tuhod ko. Bigla na, hindi na niya naalala kung ano yung sakit. Sabi ko, o diba, totoo? Sabi ko sa iyo, meron nga, totoo nga yan. So, hindi naman siya nagdududa. Nag-try siya kasi andun yung sakit. Pero nawala na yung sakit, andun pa yung bigat sa paa. Eh, nag-try daw siya nag-iba. Yung dati niyang panghapahan, tawag nun sa haplas in Tagalog. May pinahid na naman siya ng iba. Hindi yung holy olive oil. Napahid siya ng iba. Bumagsak talaga daw siya sa sahig. Bumalik daw yung sakit. Napaiyak siya na humingi siya ng patawad na hindi naman na hindi ako naniwala. Kasi mabigat lang daw yung paa niya. Sabi ko, ma, huwag mo nang gawin yan. Kasi kaya nga pinapunta kita para, di ba may, ikaw na rin nagsabi, seconds lang nawala na yung sakit. Tiisin mo na lang kasi yung bigat sa paa mo, baka kulang lang sa exercise at saka hindi mo pa rin yung sino na ano yung ng yung orasyon hindi nyo pa sinurrender sa pare dyan, sabi ko sa kanya. Baka isa din yan sa ano, isa din yan sa dahilan. Nakinig naman, buti na lang nakikinig. Tapos ito po sa asawa ko po ngayon. Ito lang po, 6:30 ng PM, ng gabi.
nakabinyag na binyagan na po yung asawa ko na ni Honjin hapon. In almost 1 year po siya na katikas ng pare dito. So, salamat talaga mission accomplished po na Catholic na rin po ang asawa ko na kahit na nahihirapan ako na i-analyze sa kanya ano ang Catholic at saka sa Buddhism na para matanggap niya. So, unti-unti naman po sa simula nang pumasok po ako sa Zoom, pumasok po ako sa punto-punto na nalaman ko yung mga catechize niyo po na araw-araw na napaka ano po talaga, effective na baga, wow na wow po ako sa catechize. Kasi simula po ng naka ano po ako sa punto-punto, nakapag-connect. Ang dami ko pong question sa sarili ko, kahit ganitong edad ko, ang dami ko pang question na anong meron sa katul, anong bang, bakit ganito, ganito. Simula ng dinidiscuss na ni Father Darwin, ni Bro Wendell, ni Doc Deching, ganito pala yon. So, unti-unting, kaya inano ko talaga na kahit anong mangyari, kukunin ko yung asawa ko at kailangan makatolik siya kasi mahirap na kami lang nakapag-receive ng sacramental pag nagsisimba. Sumasama kasi siya. Naaawa ako kasi hindi niya nafe-feel na ano pala yon, masyadong importante sa atin. Hindi lang sa spiritual din natin. So, kanina nakita namin siya na na-receive na po siya ng body of Christ. Parang hindi siya hindi ko man ma-explain, parang parang nag-iinarte na parang ilag o parang nagmamal dito pa, para unti-unti ko yan ba? naman po siya. Yan ba tayo? Unti-unti yan ba? ko. Opo. Eh, diba? Opo, 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 yan. Opo. Parang naiilag pa siya kasi ano siya eh, siyempre, sa edad niya ngayon na 56 na po siya, eh, first time na niyang naka-receive na po ng, ano, ng Eucharist natin. Sana tuloy-tuloy na to. At saka, ang dami ko pong na-experience sa sacrament na araw-araw namin ginagamit kasi sa trabaho ko, sa bahay namin, sa relasyon namin pamilya, sa relasyon namin mag-asawa. Nung hindi pa po ako nakapasok ng punto-punto sa Zoom, at nung hindi ko pa po naririnig yung mga discussion niyo po kung ano po ang meaning ng Katoliko, magulo yung buhay ko, magulo yung utak ko, walang direction, puro away, puro problema, puro inggit na hindi mo maintindihan, puro kahit saan ako magpunta may nakikialam sa buhay ko na hindi ko naman pinapakialam. Nung simula po nakatikais po talaga ako ng punto por punto. Iba po talaga kasi andun na po yung natanggap mo na sa sarili mo na ano pala yung totoo na humble. Totoo nga pa talagang may humble kasi hindi yung humble na pinupursa mo lang yung sarili mo, magpakabait ka, ganito. Pero nung nakatikais na po ako na ano pala ang Kristiyanong buhay ng Kristiyano, ganito pala yon. Ganyan ko lang po naintindihan lahat-lahat. Kasi nung Wednesday po nag-rosary kami sa Sorrowful, yung sa third mystery na out of tongues, they fix it on his head and stuck at it. Hindi ko po maintindihan bakit ako umiyak talaga ako na talagang ang sakit. Sabi ko, ang sakit naman ang ginawa nila sa iyo, Lord. Sabi ko, sa isip ko, ako pa yung nag-lead noon.
bakit ganun? Sabi ko, ba't ganun? Talagang nagahagulhul ako, sabi ko, bakit ganito naramdaman ko? First time talagang sa pool, na sa pool ako noon, yung Wednesday, na yung third mystery. Sa araw, sa ilang taon na ba ako nagro-rosary, bullseye na bullseye ako nung Wednesday. Sabi ko, bakit nangyari yun? Sabi ko sa isip ko, wag Lord, kung halimbawa man lang hindi ko naman ito na naintindihan, hindi ko po ito nagusto. Kung halimbawa kung meron mapapasok na estigmata, halimbawa kung meron man plano sa akin, kayo sa akin, hindi ko kayang tanggapin to. Wag ako. So, naisip ko yon kasi bakit ako nasa pool noon? Umiyak talaga hanggang sa fifth mystery. Sabi ko, eto na ba yung tinatawag na yung grabe yung katikais na tanggap na tanggap mo yung ano yung Kristiyano sa buhay mo, ano yung meaning ng Kristiyano. So sana po, sana yung mga ibang relihiyon, hindi naman po sana yung ina-analyze na masama, para subukan nyo lang, i-open your mind, i-open your heart na ano po yung Kristiyano, totoong Kristiyano. Kasi ako, lumaki po ako na Kristiyan, 100% Catholic po kami. Yung ate ko sa Italy, 22 years po siya nagmadre, 2 years po siya nag-superiora. Kaya lang medyo, nung nag-superiora na siya, doon siya na parang na gumive up. Lumabas siya na pag lumabas man siya, pero continue pa rin yung ano. So kahit doon na nagmatriman ang ate ko, kulang pa rin yung katikais sa akin, sa aming pamilya. Kaya ako, sa pamilya ko, sa mama ko, inaaraw-araw ko siya na, mama, alam mo ba, ganito yung nararamdaman ko sa rosary. Mama, bago ka mag-rosary, maggamit ka muna ng ano, holy water. Mag-spring ka muna. Sabi niya, ano ba nangyari sa iyo? Hindi, mama. Totoo kasi masarap eh. Hindi mo maintindihan na ang saya, yung masaya ka, na hindi mo maintindihan na yung mga kasamahan ko, mga ni Honjin, bad trip na bad trip sila. Ako naman, natatawa sila sa akin na, bakit ganyan ka eh? Para wala kang problema. Masa, parati kang masaya. Sabi ko, mag-rosary ka kasi. Ah, ano yun? Sabi na, sabi ko, basta, sabi ko, yun naman kasamahan ko mga Pilipino dito. Ni ano ko talaga sila na mag-rosary kayo kasi may mga anak kayo. Hindi nyo maintindihan pag kasi ginawa nyo na, dyan, sigurado maintindihan nyo na kung anong feelings pala ng, anong kahulugan ng rosary. Sabi ko, hindi natin alam ang buhay natin. So, gumawa ka ng paraan, try nyo mag-rosary kayo. Basta ako, hindi ko rin alam sa sarili ko, kahit hindi ko rin malaman kung saan galing yung ngiti ko. Araw-araw sa umaga, kahit napagod ng katawan ko, bakit sabi ko, na tinatawag sa iniisip ko, ang nangyari sa akin, Mama Mary, bakit hindi naman ako ganitong klaseng tao, pero simula nung rosary, at saka sa mga sacramental, ma-amaze yung mga kasamahan ko na, anong meron sa'yo? Bakit wala kang problema? Hindi ko alam, kahit di naman ako, may problema ako, pero masaya ako, hindi ko alam, basta pagka hindi ako makapag-grocery, minsan na masama yung pakiramdam mo. Wala, kulang. May nagpaparamdam sa akin yung lula kong bago lang namatay. Parang nagpapakita siya sa panaginip ko na hindi siya masaya. Kaya bumabangon po ako na mag-grocery talaga, kailangan ng grocery. Yun po. Yun po ang mai-share ko ngayon na sana lang hindi po natin display yung rosary. Hindi po natin susuotin yung rosary na hindi po siya ginagamit sa ating pamilya. Mas masarap po yung buong pamilya magsama-sama sa rosary kasi
based my experience sa mama, sa base na sa na experience ko, iba, masarap sa pakiramdam. Ang dami kong spiritual, alam ko may tumitira pa rin sa akin, hindi pa naman ano, pero unti-unti na na-feel ko talaga, hindi pa man ako makapag-deliverance kasi kakaano pa lang ng asawa ko, ayaw ko mag-deliverance kasi nga yung asawa ko hindi pa siya na binyagan. Eto, nag-ano pa po ako, nakikinig pa po ako sa inyo sa punto por punto na paano mag-deliverance. Yun na nga, kasi sa pamilya namin, yung librita, hindi pa rin, hindi pa nila na-surrender. So baka may mag-react. Eh wala pa naman pares, in-explain ko na yan dito sa mga pare namin, ayaw nilang tumanggap. Ayaw, hindi daw yan turo, sabi nila. Kung meron man, pupunta ba daw sila ng Italy, mag-aano pa daw sila. So, ako na lang sa sarili, sa isip-isip ko, gagawin ko kung sila nang kaya nga nila. Ako pa kaya, gagawa ako ng paraan na makapag-deliverance ako sa sarili ko at saka sa pamilya ko. Yun lang po at maraming salamat po sa buong bumubuo sa punto por punto. Ang laki-laki po ng para po akong nabusog sa tubig. Saan? Hindi ko maintindihan na ang sarap pala pag nakatikais ka, no? Na sabi ko, thank you talaga, Lord, kasi andito ako sa Japan, dito mo pa ako kinakatikais. Nung dyan pa ako sa Pilipinas, na ilang taon na ako dyan, sumisipa ng plata, hindi ko naintindihan. Bakit ganon? Sabi ko, eto mga taong nandito lang sa YouTube na hindi ko man mahawa ka sila. Hanggang sa video lang po, ang laki po ng impact nila. Totoo po yun. So, more power po sa inyo, bumubuo. Maraming salamat po talaga. Ang laki-laki po nagtulong sa akin. Yun lang po. At maraming salamat. Malaki ang pinagkaiba kasi nung nakausap po namin yan siya. Ang bigat ng malalaman mo ang pagkakaiba ng itsura ng mukha niya kaysa ngayon. Oo, si Ate Edfoot, si Ma'am Edfoot talaga, at saka si kinukulit ko po si Bro Wendell na anong gagawin ko, ganito po, depressed, para akong hindi ko maintindihan, parang pinasok ako na walang katapusan yung problema sa buhay ko, talagang nagugulat na lang yung mama ko sa mga kaibigan ko, ano nangyari sa'yo? Alam niyo kung ibabalik lang ng Panginoon, ibabalik kung papipiliin ko, mas gusto ko pang pumasok ng pagkamadre. Talagang nakatikais niyo po ako eh. Sabi ko, ang sarap pala no, ng Katoliko. Ito yung hinahanap ko. Okay po, maraming salamat po.